guys, welcome back sa ating YouTube channel. So ito na yung lesson natin na pang 8. Okay, so pang 8 para sa ating chapter 1. So in this lesson, pag-uusapan naman natin si curvilinear coordinates. So yung alam natin na coordinates na let P be is equal to x, y, z be a point in Euclidean space. So ang tawag dito is Cartesian coordinate plane. Okay, so ang tawag dyan is Cartesian coordinate plane. Something na ganun. So, usual na tawag natin sa Cartesian coordinate plane. So, yung kuna 2, comma 1, comma 4. So, may other form sila. Okay? So, ang tawag doon is yung curvilinear coordinates. So, may dalawang form si curvilinear coordinates. That is the cylindrical coordinates in which, pag kinovert natin yung Cartesian from cylindrical, so, nakaka-form siya totally sa Euclidean space ng cylinder. Something na ganun. Okay? So, next is the spherical coordinates. So, something na from Cartesian, kaya ko rin siya i-convert from sphere naman, something. So, spherical coordinates naman yung tawag doon. So, unahin ko lang muna si cylindrical coordinates. Kung si Cartesian coordinates is x, y, z, si cylindrical coordinates naman is r, theta, z, where r is the radius. Okay? Where r is the radius para doon sa ating, yung radius ng ating cylinder. So, okay? So, may radius yun. Theta is the angle na mapuform. And lastly, z is the height. Okay, nagre-represent. So, in terms of this, so that is, x is just equal sa r cosine theta, or simply r is equal to square ng x squared plus y squared. Yung y is equal to r sine theta, and where theta is equal to arc tangent ng negative 1, arc tangent of y over x. So, and z is just c. So, wala kang babaguhin dun. So, next is, lagyan natin konti dito ng restriction. So, where, so sa angle, lagyan natin sa angle ha, so para maging aware tayo. So, where 0 is less than or equal sa theta, less than or equal sa pi, or 180 degrees, if y is greater than or equal sa 0. Pag yung y is greater than or equal to 0, or meaning 0 or pataas, yung angle lang natin is between 0 to 180 degrees. Okay, so yun yung ibig sabihin niya. Next is siya ay pi, less than or equal sa theta, less than sa 2 pi. So again, less than lang to. Less than sa 2 pi. So, hindi abot sa 360 if y is less than 0. So, yan yung mga restrictions sa ating angle. So, tandaan, pag yung y is greater than or equal sa 0, in between 0 to 180 degrees or pi lang siya. Next, kung y is less than 0, automatically, that is simply, yung pi in between lang siya ng 180 degrees. Okay, in between 180 degrees. So, sorry. Hindi to less than lang din to. So, walang greater than. So, pakatanggal yung less than or equal. That is less than, so, mas mataas siya sa 180 degrees. So, meaning 190.3, yung mga pataas doon. Okay, up to 359 point something. Kasi 360 degrees siya. Okay, so, pag ganyan yung coordinates. Now, in terms of drawing, paano naman natin siya i-represent sa ating Euclidean space? So, since nasa Euclidean, 3D pa rin naman siya. So, assuming ito yung ating x, ito yung ating y. So, ito yung x, ito yung y, ito yung z. So, paano ba yung magiging itsura? So, assuming meron tayong point x, y, z. So, comma 0 rather. So, assuming nandito si point p ng x, y, z. Okay, then dito somewhere sa side, dito sa baba. Nandito si point p sa p not na x, y, z, comma 0. Kumbaga, nasa plane na siya ng x and y. Okay? So, ang gagawin natin something na mag-form tayo somewhere dito. Okay? In which, ito yung angle mula sa x. Okay? Ito yung angle na na-form mula sa x. Tapos, ito yung radius r. Okay? Yung radius r na yan. So, ito yung vector. Ito yung point natin na kung saan sa pagitan nila sa taas. So, kumbaga, ito yung parang height naman ng z. Kung mapapansin mo. So, ngayon, kung mapapansin mo, pag pinorm natin, pag inikot mo yan, kumbaga, i-twist mo lang, kumbaga, parang pamaypay, ikot mo pa ganun, so, something na, narimigyan to ka. Yun, kunari lang, ha. Nakuha ko, na-answer key ko, nakuha ko na. Yung pag may ganyan ka, okay, so, may ganyan ka, so, ikot mo yan, mapuform yun ng cylinder. Or something na, may mapuform siyang parang cylinder. So, pag inikot ko yan, yung rotation na yan, something may mapuform kang parang cylinder. So, actually, naka-center dito. So, something na ganyan. So, may form siyang parang cylinder. Kaya nga siya tinawag na cylindrical coordinate. So, sabi, ito yung x, ito yung y, ito yung z. Okay? So, yan yung parang mapuform niya pag inikot. So, yan si cylindrical
coordinates. So, tandaan na yung restriction natin. So, again, kung hindi ka sanay sa pi, kung hindi ka naka-radian, pwede naman tayong mag-degree. So, sa degree, 0 to 180 degrees, that's 100 greater than 180 degrees bago mag-360. Ayan yung mga tangent. So, that is the cylindrical coordinates. Okay, so next is, syempre, next is the spherical coordinates. The spherical coordinates consists of rho, comma, theta, comma, ang tawag dito sa comma, zenith angle. So, this is the zenith angle. So, ano yung zenith angle? So, mamaya sa drawing pakita ko. So, although ang basa talaga dyan is gamma. Okay, zenith angle ang tawag. Ito kasi angle lang talaga. So, usual sa ating plane, yun yung angle. Ito yung zenith angle. Which is, tawag naman, ang gamit naman natin notation is gamma. Okay, again, rho, it represent the radius pa rin. So, ito is radius pa rin siya. Okay, so, the spherical coordinate is rho, comma, theta, comma, gamma. So, that is x is equal to rho sine gamma cosine theta. Y is equal to rho sine gamma. So, y is just equal to rho sine gamma cosine theta. Then, theta is equal to tangent inverse of y over x. Then, z is equal to rho cosine gamma. So, wherein yung pilatin. So, ito ha. So, bakit dalawa pala yung binigay ko? Okay. So, for example, ang given is spherical coordinates. So, since given is spherical coordinates, pwede natin silang ibalik sa x and y. So, paano natin ibabalik? Ito lang yung formula. Si x is just equal sa r times cosine theta. Kung ano man yung theta na binigay. Okay? Si y is just equal sa r times sine theta. Si z is just z. Yun yung gagawin. So, vice versa. So, kung gusto mo naman gawin siyang cylindrical, ito lang yung formula. R tas theta. Kasi r kama theta kama z lang siya. Ganun kadali. So, similar din dito. So, kung gusto ko siyang gawing spherical coordinates, ito yung formula. Okay? Kung gusto ko siyang ibalik sa Cartesian coordinate, ito yung formula. So, basta alam mo yung rho, yung sigma, ay yung rho, yung theta, saka yung gamma. Okay? So, dito, syempre, ganun din. May form din siya. So, in terms of drawing, so, hindi ko naman drawing dito, I guess, yung parang spherical kasi ang hirap na talaga. Hindi ko na rin talaga sinama sa figure kasi medyo malaki. Okay, so, sing coordinate lang naman importante dito. So, assuming ito yung point P natin. Ito yung point P na x, comma y, comma z. Okay, so, anong nangyari? Meron tayo ulit point dito, somewhere dito, na point not na x, comma y, comma 0. Okay, so yung angle ulit dito, yung na-form natin, is simply yung theta. Ngayon, yung angle naman dito is yung gamma. Okay, yung gamma angle. Okay, yun yung zenith angle. So, yun yung zenith angle something. So, zenith angle is something na na-form dun sa parang, hindi ko naman sinasabing opposite sila ni ano, kumbaga, di ba pag opposite angle, sila ay equal angle. Hindi naman laging ganoon eh. Okay, so hindi ko naman sinabing equal sila. Okay, so mas maliit lang siya in terms of that. Tapos gagawa ka ng parang bilog dyan. Okay, since ito yung radius, gagawa ka ng bilog dyan. Tapos yun yung ating spherical triangle. Spherical triangle. Spherical na in figure. Okay, so now, ang importante is yung formula. Siyempre, gagamitin natin. So now, ito yung gagawin natin from Cartesian, coordinate, convert natin sa cylindrical, next is spherical. Okay, then, compute natin siya vice versa para makita nyo rin kung tama ba yung formula natin. Okay, so convert the point negative 2, comma negative 2, comma 1 from Cartesian coordinate to cylindrical and spherical. So, first is for cylindrical. Okay, for cylindrical, ano yung mga hinahanap natin? Siyempre, ang importante lang is just r. R is simply x squared plus y squared. So, simply, this is r is equal to, ano yung r la, x and y natin? X and y is negative 2 and negative 2. So, this is just negative 2 square plus negative 2 square. Or simply, r is just equal sa, since negative 2 siya, that is 4 plus 4, that is 6, 8. No? Square root of 8 is 2 square root of 2. So, this is just 2 square root of 2. So, meron tayong r. So, for theta is just arctangent ng y over x. Okay, so since this is arctangent ng negative 2 over negative 2, and we all know that negative 2 is less than 0. So, sabi pag less than 0, mas mataas na dapat sa 180. Okay, so convert natin yan, that is arctangent of 1. Tama, arctangent of 1 yan dapat. That is arctangent. So, arctangent of 1, that is 45. Okay, so sir, paano yun na 45? Ang gagawin mo, since less than negative 2 siya, so since si negative
2 is less than 0. Okay, so ang gagawin mo, this is just arctangent of negative 1 plus, oh sorry, positive 1 plus 180. Kasi lagpas nga, ang sabi nga sa ating condition, dapat pag siya ay less than 0, ang angle niya is between 180 to 360. So lagpas sa 180. So mag-add tayo ng 180 syempre. So this is just 45 plus 180, this is just 225 degree. Okay, or simply 5 pi over 4. So kung kinonvert mo sa radian, so this is 5 pi over 4. So simply the cylindrical coordinates is just, so 2 is square root of 2, then theta is 5 pi over 4, then comma, yung z is just 1. Okay, so ito yung ating cylindrical coordinates. Okay, so napakadali. So now, kung gusto mo siya ibalik sa pagiging spherical, ano lang gagawin mo? Ang formula lang natin, gusto mo gawin Cartesian coordinate siya, ano lang gagawin mo? Kunin ko lang yung r cosine theta. So kunin ko lang yung 2 square root of 2 cosine 5 pi over 4. So yun yung x. So check natin, verify natin kung lalabas is negative 2. So 2 square root of 2, tapos cosine ng 5 pi over 4 or simply 225 degrees. Check natin kung anong lalabas. That is negative 2. So tama. So check natin para sa y. Y is r sine theta. So that is 2 square root of 2. Then sine. That is sine 225. That is negative 2 also. So tama yung ating formula. Okay. So at least nakagigit yung idea ng ating cylindrical coordinate. So next is the spherical coordinate. Siyempre ano yung importante sa spherical coordinate? Siyempre una is rho. So 0 or the radius is just simply square root of x squared plus y squared plus z squared. X squared plus y squared plus z squared. So 0 or the radius is just equal sa square root of, ano yung x natin? X natin is negative 2 plus negative 2 square sa y plus 1 square. Okay, or simply this is just square root of 9. Okay, so rho is just equal sa 3. Okay, kung tama ako ng pagkakasol, that is just 3. Okay, so ayun, hindi natin kailangan, no? So ito yung sa usapan, no? Pag nag-square root ka ng number, syempre positive lang yung kukunin natin. Okay, so next is kunin natin si theta. So theta is arctangent. So ayun, may condition din para to, by the way. So similar sila ng condition para sa theta, by the way. So that is 0 less than or equal sa theta less than or equal sa pi if y is greater than or equal sa 0. Next is pi less than theta less than 2 pi if y is less than 0. Okay, so since y is less than 0, alam na natin ulit gagawin. Similar ng formula naman, parehas lang lalabas. So obviously, theta dito is just arctangent ng negative 2 over negative 2 kasi y over x pa rin plus 180. Kasi nga, yan yung nangyari. Less than 0 siya. So sir, paano naman pag greater than 0? So again, magpa-plus ka lang ng 180 kung kulang, kung hindi umabot sa dito. Again, magka-plus ka ng 180, kunyari, umabot ng 45 less than 180, eh, alam mo, lagpas 180 siya, magka-plus ka ng 180. Kung kunyari, dito naman, mangyayari naman, kunyari, ang lumabas is 250, magma-minus ka naman ng 180 kasi less than 180 naman siya. Okay, so sana nagkakaintindihan tayo about doon. So, this is just equal sa theta is just equal sa 225 degrees or 5 pi over 4. Okay, so hoping nagkagets na kain. So next is the zenith angle. So the zenith angle is just equal sa cosine inverse of z. What is z? Z is just 1 all over yung ating rho. So parang rho lang to, no? Ano yung rho natin? Rho natin is just 3. So pwede yung compute na lang natin yan. So this is arc cosine of 1/3. So this is arc cosine of 1/3. Tapos in terms naman siya in radian. So again, so dapat yung zenith natin is in terms of radian. In radian. Okay, so in terms of angle, so dapat yung ating angle, so angle unit dapat naka-radian. So, that i-radian mo. So, naka-radian na ako. So, ang gagawin ko is arc cosine ng 1 over 3. Okay, so arc cosine ng 1 over 3 is 1.23. So, dapat naka-radian tayo. So, naka-radian mode ka sa calculator. So, that is 1.23. So, this is just, the zenith angle is 1.23 radian. Okay, so therefore the spherical is simply this is 3, comma 5 pi over 4
comma 1.23 radian. So this is the spherical angle, coordinate rather. Okay, so hoping na nag-gets mo yung idea natin about dyan. Okay, so ito yung medyo mahirap, no? So paano namin siya ibabalik dito? Siyempre, pag nag-convag, nag-multiply ka, ang gagawin mo, sa sine 1.23, since naka-radian siya, so convert, solve mo muna yung sine 1.23 sa radian, tapos multiply mo sa cosine. So okay lang kung naka-radian ka, pwede naman convert na lang natin, eh. Okay, so pwede naman convert. So check natin, no? Sa x, that is rho. So rho natin is 3, tapos sine ng 1.23, since naka-radian naman ako. So this is sine ang 1.23, okay, then multiplied by cosine naman ng 5 pi over 4. So 5 pi over 4. Okay, so pwede naman yan, at least naka-radian ka. Okay, so negative 1.99 is almost negative 2. So saan ba't hindi nagsakto yung negative 2? Kasi yung 1.23, 2 decimal lang kinuha natin. Pero almost nakuha natin yung sagot. Okay, so yun yung mga babantayan natin. Okay, so next is, siyempre medyo tumatagal na, no? So write the equation of the cylinder, x squared plus y squared is equal to 4 in cylindrical coordinates. So again, ito naman yung in terms, okay, gagawin ko lang siyang simpleng formula na kung saan gagamitin ko lang yung mga formula. So sabi dito, sa cylindrical coordinates na meron kong r is equal to square root ng x squared plus y squared. Okay, so kung baga papasimplihin ko siya into equation. So note na sa cylindrical coordinates, lagay ko lang ha, so yung r, theta. So hindi ko siya gagawin coordinates ha, gagawin ko lang siya in terms of cylindrical coordinates. Kung baga, gagamitin ko tong mga to. So ang gagamitin ko dito is r is equal to square root ng x squared plus y squared. Yung theta is just equal sa tangent, arctangent ng y over x. Okay, so since ito lang meron, so ang given natin is just x squared plus y squared is equal to 4. Okay? So note na r is equal to square root ng x squared plus y squared. Okay? Eh wala pa tong square root. Again, ang goal ko lang is magamit ko lang itong mga to. So note na this is 2. So this is r x squared plus y squared is equal to 4, 2 squared, sorry. So this is 2 squared. Okay, kunin ko yung square root both sides. So this is just square root ng x squared plus y squared is equal to 2. And note, what is square root ng x squared plus y squared is equal to 2? Based sa ating cylindrical coordinates, that is r. So simply therefore, this is just equal sa r is equal to 2. And this is tapos na. Okay, so r is equal to 2. Ganun na siya. Simple. So siya yung in cylindrical coordinates natin. Okay, so ganun siya kasimple. So paano yun, sir? So, pag nilagay mo sa cylindrical coordinates, that is 2, 0, 0. So wala kasing angle. Okay, kasi angle dito, tapos wala siyang height. Okay, 2, theta, 0 degree, 0. Okay, so, pero ito yung gagawin natin. Simplify natin siya into simpler equation. Okay, so next is write the equation x minus 2 square plus y minus 1 square plus z squared is equal to 9 in spherical coordinates. So, sa spherical coordinates, ito yung mga pwede natin gamitin, no? So, yung square root of x squared plus y squared plus z squared is ito. Or ito. So, yung x ko daw is rho sine sigma cosine theta. Yung y ko is rho sine gamma cosine theta. Then, z is rho cosine gamma. Okay? So, pwede kong gamitin na. So, again, simplify mo muna to. Again, ha, kailangan ko lang may ilagay na may ganito siya para maging spherical coordinates. So, dito, ano yung pwede kong gawin? Okay, so other way din pala dito, by the way, solve ko na rin, no? Other way, pwede kong gamitin yung x is equal to r cosine theta. So, ganun, kunyari, diba, x is equal to r cosine theta, tas y is equal to r sine theta. Okay, substitute ko lang dun sa x squared plus y squared is equal to 4. So, gagawin ko, this is just r cosine theta square. Okay, then plus r sine theta square is equal to 4. So note na pag in-square ko yan, this is simply r squared cosine squared theta plus r squared sine squared theta is equal to 4. So factor out ko si r squared, tapos may matitirang cosine squared theta plus sine squared theta is equal to 4. So note this is 1. So this is r squared is equal to 4, or simply r is equal to
2. Kaya ayun yung nakuha ko. So parehas lang. So kung ano yung approach na gamitin mo, okay lang din. Pwede mo rin gamitin yun. So dito, ang gagawin ko kasi gagamitin ko yung value ng x, y, and z. So substitute ko sila lahat dun para makuha ko yung cylindrical coordinates niya. Okay, so in this case, we have x squared minus 4x plus 4 plus y squared minus 2y plus 1 plus z squared is equal to 9. Okay, so since kung ano lang natin siya, so simplify na lang natin siya further, no? So ang gagawin ko na lang is syempre i-compute ko yung equate ko sa 0. So 4 plus 1 that is 5 minus 9 that is negative 4. So this is x squared minus 4x plus y squared minus 2y plus z squared. So 4 plus 1 that is 5 minus 9 that is negative 4 is equal to 0. So now, saka ko dito sa substitute yung value ng x. Yung value ng x is rho sine gamma cosine theta. Okay, rho sine gamma. So rho sine gamma comma theta. Or, I guess pwede kong gamitin, no? X squared plus y squared plus z squared. Pwede ko i-factor para di na ako mahirapan. X squared plus y squared plus z squared minus 4x minus 2y minus 4. I think mas madali dito. So, note na yung rho is just equal sa square root ng x squared plus y squared plus z squared. Okay? So, pag tinanggal ko yung square root, magiging rho squared yun. So, rho squared is just equal dito. So, ito ay just rho squared. Okay? So, rho squared. So, minus 4x. So, ano yung 4? So, 4 times rho sine gamma. Okay? So, mali na ako ng drawing ng gamma ko. Gamma din cosine theta. Minus 2 times rho sine gamma cosine theta minus 4 is equal to 0. Okay, so simplify lang natin further, no? Pwede kong factor yung rho sine gamma dito. Okay, so this is rho squared minus 2 rho sine gamma. So, paano ko ba drawing gamma? Nakalimutan ko na. So, this is gamma. Okay, multiplied by, may matitira pa ditong 2 cosine theta. Then, dito, plus 1 na lang. Tama, plus 1. Kasi nilabas ko yung negative. Ito tama. So, nilabas ko yung negative. So, this is just plus 1 ng cosine theta. Okay, minus 4. It's equal to 0. So, check ko lang ha sa value. Tama. Nilabas ko yung rho sine gamma. Okay. So, sa y, ano ba sa y? Ah, okay. Sine gamma, cosine gamma. So, check ko lang sa value ha. Baka mali yung aking equation. Yun, tama. Mali yung equation ni sir. So, again, may mali sa equation. So, ito palitan ha. This is rho sine gamma sine theta. So, pakibura to. This is sine theta. So, at least puti hindi pa tayo naapektuhan. Okay, so sine theta. Okay, so dito, sine theta siya. So, part na to, ito ay sine theta. Okay, so this is simply sine theta. Okay, so ayusin ko lang yung sagot ha. This is rho square. Nag-factor lang ako ng 2 rho sine theta. 2 rho sine gamma, rather. Gamma, tapos multiplied by 2 cosine theta plus sine theta minus 4 is equal to 0. So, therefore, this is the spherical form or equation niya. So, pag sinimplify. Okay? So, ganun yung gagawin natin dito. So, pag may tanong na ganyan, ganyan yung gagawin. So, pag gusto mo i-convert sa Cartesian to cylindrical to spherical or vice versa, limitin na lang yung mga formula na binigay sir. So again, thank you for watching. Hoping namin natutunan ka sa ating curvilinear coordinates.